Nakasentro na raw sa ground assault ang militar sa kanilang paglaban sa Mauti ISIS, lalo't napulbos na raw ang kuta ng grupo sa Marawi City. Pero pahirap daw sa kanilang foreign-trained snipers ng teroristang grupo. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Napulbos na raw halos lahat ng mga istrukturang pinuposisyonan ng mga teroristang Mauti dahil sa kaliwat kanang air strike. Kaya nakasentro na raw ngayon ang military offensive sa ground assault na nasa isang baybaying barangay na lang. Naitulak na raw ng ating mga sundalo sa hangganan na halos ng Lanao Lake ang mga terorista, at dahil bantay sarado na rin ng mga militar ang lawa, wala na raw talagang matatakbuhan ng mga ito. Kuha ang video na ito sa tabi ng Lanao Lake. Ilang lalaking nakaitim ang makikitang lumalabas ng isang istruktura pagkatapos ng airstrike. Makikita rin sa kuha ang bander ng Pilipinas katabi ang isang kulay itim na bandera na nakatirik sa isang istruktura. Sa mga larawan naman na ito, makikita ang prison van ng BJMP na nakastandby na sa tabi ng tanyag na I Love Marawi sign na nasa gilid ng Lanao Lake. Dito raw isasakay ang mga terorista kung sila'y magpapasya ng sumuko. Bakas naman ang nalalapit na tagumpay sa isang team na ito ng Scout Ranger Regiment na nagpakuha ng litrato pagkatapos na ma-accomplish ang kanilang trabaho. Pero nananatiling tinik sa militar ang nasa 6 hanggang 8 pang foreign trained snipers na nasa battle area. Magaganda yung mga armas nila, no? Sophisticated. In fact, yung mga na-recover po natin ay yung ibang mga sniper rifles nila ay kung hindi katumbas ng mga sniper rifles natin ay mas maganda pa. Napatay ng sniper ng Mauti habang nagsasagawa ng assault ang junior officer ng Army Special Forces na nakatakda na sanang ikasal pagkatapos ng kanilang misyon. Pinangakuan niya yung kanyang fiancé na ikakasal sila pag natapos itong Marawi siege. So hindi na po matutuloy yung kasal nila. Mula rito sa Marawi City, Emil Sumangil, GMA News.